back ho si House Speaker Martin Romualdez dito sa paratang ni Kadigungan. Ito yung sabi niya, oh. Talaga nga namang ayos ka talaga, House Speaker Martin Romualdez. Oh, hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Romualdez focus on speaker duties, not on future election. Ito kasi yung paratang ni Kadigungan noong nakaraang araw. Sabi niya, Duterte, pag tumakbo umano si Romualdez bilang pangulo, di ka mananalo. Yan ho yung pagbabanta ni Kadigungan noong isang araw, Nobyembre 16. So, si House Speaker Martin Romualdez naman ay yung tipong taong wala namang ginagawa dito kay Kadigungan. Siyempre, itong issue na to ay nag-ugat lamang ho sa usaping confidential funds. And then later on, nag-iba na ho yung ihip ng mundo ni Kadigungan to the point na ang binibirada niya ay si House Speaker Martin Romualdez. At kung sakaling tumakbo daw ho si House Speaker Martin Romualdez bilang presidente, hindi siya mananalo at hindi raw siya makakukuha ng boto dito sa buong Visayas at lalong-lalo na sa kanyang lupang sinilangan, which is yung Mindanao. Yun ho yung sabi ni Kadigungan. Hindi ka mananalo, magkakaroon ka ng zero votes dito daw sa kanyang pinanggalingan. Ngayon naman, itong si House Speaker Martin Romualdez, rumes ba? Sabi niya, hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Oh, mas naka-focus ngayon si Martin Romualdez sa kanyang ginagawa, sa kanyang duties as a House Speaker. Hindi ho naka-focus sa future election gaya ng paratang ho ni Kadigungan. Oh, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom, oy! As a Speaker of the House of the Representative, my priority is to promote unity and collaboration across all political line. Regarding my personal political aspiration, I am currently committed to my role as a Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on the future electoral possibilities. Tama ho, House Speaker Martin Romualdez. Talaga nga naman, nilugmok mo na naman si Kadigungan. Ito kasing si Kadigungan, may paratang. Always niyang pinaparatangan si House Speaker Martin Romualdez na pinipilayan niya daw si VP Inday at nagbabalak daw ho itong tumakbo sa national election, sa 2028 election, itong si House Speaker Martin Romualdez. At sabi nga ni Kadigungan, well, kung gusto mong tumakbo, ayaw ko niya daw patakbuhin si VP Inday. Ibigay mo na lang yan sa kanila at tingnan natin kung ano yung mangyayari sa bansa. Yan ho yung banta ni Rodrigo Roa Duterte dito kay House Speaker Martin Romualdez. Totoo nga naman, ang layo pa ng eleksyon. Bakit yan agad yung binubutaktak ng butangera mong bibig dito sa mga tao? Diba? Sabi mo, sinisiraan ni Romualdez itong si VP Inday. Eh, in the first place, wala namang sinabi si Romualdez dito kay VP Inday. Diba si Inday mahilig din mang-away? Remember yung tambalos-los? Diba? Si Inday patola. Dati nga nagalit pa nga ako dito kay Martin Romualdez dahil sa sabi ko tambalos-los si Martin. Pero nung nakita ko na, parang may mali. Dapat hindi ako magalit dito kay House Speaker Martin Romualdez kasi even though na tinitirada siya ni VP Inday, still, nandun pa din yung respeto ni House Speaker Martin Romualdez kay VP Inday. Wala siyang reply, wala siyang sinagot. Hinayaan niya lang. Hindi katulad dito kay Inday, ang daming paratang. Tapos in the first place, di ba sabi ni Martin Romualdez ay ni Inday na kaya niya mabuhay kahit walang confidential funds? Di binigay sa ibang ahensya. Kaya mo naman palang mabuhay nang walang confidential funds eh. Tapos ngayon na tinanggalan ka, sinabihan mo ang mga tao, pati si House Speaker Martin Romualdez, na ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kalaban ng bayan.
See? Diba? Tapos nagsumbong ko sa tatay mo. Oh, sumbongerang hitad. Tapos ano yung ginagawa ng tatay mo? Naninira. Sinisira ang Congress. Biruin mo, sinabi na pinakabulok na institusyon ay ang Congress. Diba nakakaloka? Oh, House Speaker Martin Romualdez expresses gratitude for former President Rodrigo Duterte's engagement with the political discourse but emphasizes the importance of focusing the current challenges facing on the nation. Romualdez reiterates his commitment to his role as Speaker and serving the needs of the nation. Tama yan. Bayan muna bago sarili. Ang layo pa ng election, 2028, isang taon pa lang since naupo si Pangulong PBBM as a president. Bakit yung tirada niyo pang national election na? Well, si Duterte nga naman ang magsisilbing new faces of the opposition na ngayon. Dalawa na guys yung opposition. Actually, behind na yung liberal dito kasi burado na sa mapa ang liberal. Ngayon, na walang nagkikritiko daw sa admin, siya daw yung magiging new faces of the opposition para daw biradahin ang administration. Sa kadahilanan nga, itong si, di ba, Martin Romualdez, hindi niya binigyan ng confidential funds ang kanyang anak na itong confidential na to ang nagpa-trigger kay Duterte na itong si Duterte natutulog naman sa Davao. Matanda na yan. Living the good life na sana. Eh kaso itong si Inday, sumbungerang hitad, sumbungerang frog, nagsumbong sa kanyang ama, imbis na makaganda sa political alliance ng mga Duterte, ang pagsumbong ni Inday sana sa kanyang tatay, ang nangyari, bumantot ang pangalan nila. Bakit bumantot? Dahil sa pagbubunga nga ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na bisto kung ano nga ba siyang tao. Imagine, butangerang hitad, biruin mo, pati sa ICC, nagkadamay-damay na. Imagine, imbis na makabuti sa political alliance nyo, itong pagpuputak sana ni Duterte, nakabantot pa. Paano hindi babantot? Diba, sabi nga ng iba, less talk, less mistake. Ang nangyari kay Duterte, more talk, more mistake. Yan yung nangyayari kapag yung bunganga mo, hindi mo, alam mo yon, hindi mo na ititikom. Ang nangyayari dyan pagka watak-watak, kayo lang naman yung sumisira sa unit team eh. Hindi naman si House Speaker. Si House Speaker na walang ginagawa, binibirada nyo. Malayo pa yung 2028 election. Tapos sinabihan nyo na binibenta, bumibili ng boto, bumibili ng supporters. Itong si Pangulong PBBM, si Martin Romualdez, binibili yung mga supporters si Digong, eh malay ba natin na itong si Digong, ang pangit na lumalabas sa bibig niya, ala nga naman mag-stay in pa yung mga kasamahan niya na ang kanilang liderato ay walang pagpapalaga sa kanyang miyembro. Nakalokan, layo pa ng election, masyado naman kayong advance mamulitika. Tinanggalan lang ng confidential funds, balak ng tumakbo bilang presidente. Tinanggalan kasi nga hindi niya alam kung saan niya gagamitin ang budget. Tinanggalan kasi itong si VP Inday hindi man lang marunong magsagot ng mga tanong sa kanya kung para saan mo ginamit, 'di ba? Walang ano, maayos na liquidation. So paano ka bibigyan? E tinanong ka lang kung saan mo ginamit tapos kami pang naging masama. Aloka. Tapos, ang isang pagkakamali na hindi dapat sundan ng pagkakamali, pero si Digong, sinundan niya pa ng isa pang pagkakamali. Hindi nga na nga dapat pinagmalaki. Binupak niyo pa sa social media. Aloka. Anyway, yun lamang ho guys. Good yan, House Speaker Martin Romualdez. Ilugmok mo, si Digong. So, it's me again, si Mimali. Siya niya at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.